Human error ang itinuturong sanhi ng pagtagas ng liquid ammonia sa bodega ng mga karne at isda sa barangay Manggahan, Pasig kahapon. Nanindigan naman ang kumpanya na sapat ang kanilang safety gears at dumaan sa training ang kanilang mga empleyado. May report si Ian Cruz. Pansamantala muna ay pinatigil ang operasyon ng isasalimang kompresor ng Polar Bear Freezing and Storage Corporation matapos sumagas ng liquid ammonia mula sa kanilang planta noong Linggo ng hapon. Lumalabas sa investigasyon ng Pasig City Environmental and Natural Resources Office o SENRO na human error ang naging sanhi ng pagtagas. Dun sa may bulb nila, parang nagkaroon ng problema sa pagbukas nito sa inlet and outlet. And then nataranta yung kanilang operator na iwanan na tuloy na nakabukas to. So kaya medyo umani yung leak, parang medyo lumakas yung leak. Bandang alas 7 kagabi nang pinerwisyo na nakakasulasok na amoy ang ilang kabahayan na malapit sa bodega sa barangay Manggahan, Pasig City. Matatag. Masakit po sa dibdib. Nagsikip rin ang daloy ng trapiko sa ilang kalyeng malapit sa bodega matapos isara sa mga dumaraang mga motorista ang Amang Rodriguez Avenue. Agad namang rumisponde ang dalawang rescue group para i-contain at i-flush out ang tumagas na kemikal. Pero inabot pa ng 4 oras bago tuloy itong na-contain. Isang empleyado ng planta ang nahilo at nahirapan sa paghinga habang nalapnos naman ang balat ng machine operator ng kumpanya at tapos matapunan ng liquid ammonia. Tinamaan siya kaagad, so nagpanik eh. Dahil yung dito sa portion ng hita niya, tinalsikan kasi medyo mababa ang portion yung bulb. So pag-open niya, tinamaan yung tumatalsikan siya. So mainit masyado eh. Ang exposure sa ammonium nitrate ay maaaring magdulot ng paghapi ng mata, pananakit ng ilong at talamunan, pagsusuka, pagkahilo, skin irritation at posible ring ikamatay. Pupos ko vlog, baga mo yan. Pupunto ko yung mga sap mo. Slowly, you'll get a chronic disease later. Immediately, wala naman. This is your community. Ito raw ang unang incident ng ammonia leak ng Polar Bear Freezing and Storage Corporation na nindigan ng kumpanya na aksidente ang nangyari. Sapat naman daw ang kanilang safety gears at dumaraan din sa tamang training ang kanilang mga empleyado. Ian Cruz, GMA News.